Right guys, kahapon lang pumunta dito yung nagayos ng furnace namin. Sabi okay na. Pero nung kagabi, namroblema kami kasi dahil bumubuga siya, nagbo-blow siya ng sobrang lamig. Yun ang ibinubuga. So instead dapat mainit, warm para ano. So, malaking problema to dahil malamig na dito sa amin. Lumalamig na ang panahon lalo sa gabi. Mukhang gumana na. Ayan. Mukhang gumana na. Ayan. Kita nyo yun, guys. Ayan. Mukhang gumana na dahil inano ko siya, turn off ko siya kagabi. Ito, pinatay ko yun. Yan yung linya ng gas. Ayan. Gas yan. Gas pipe yan guys. Tapos ating gabi turn off ko siya dahil ang lamig ng binubuga yung binublow sa mga ventilation, kaya turn off ko muna. Sabi ko tingnan ko bukas kinabukasan kung ano yung ginawa nung nag check nito kahapon. Yun din ang ginawa ko, inon ko na siya yan kanina lang, kakaon ko lang yan. Tapos sinet ko yung yung thermostat sa taas. Ayan, pero ngayon running naman siya. Init . Dahil nasa 60 siya, nakaset siya sa 60. Tapos in-adjust ko ng 70 ngayon dahil gusto kong malaman kung talagang gumagana na ng maayos. So far guys, ayan . Kita nyo, lakas ng apoy . Ayan. So guys, ang pag-uon ng furnace ito, may kalumaan na yung furnace dito. Ang pag-uon ng furnace guys, ito. Onyo yung gas, ayan yung bulb, ayan. Tapos ito. Ayan, buksan natin. Ayan. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Ayan. So ayan, furnace. So wow. So mukhang gumana na yung furnace namin. Tapos ito yung switch ng pan, ito. Yan, switch ko yan. Tapos ito. Yan, medyo madilim guys . So, ito, madali lang, very easy lang paano i-fire yung furnace. Kung mga baguhan tayo, yan. So, ito, naka-on na siya. Pero pag inon natin yan guys, yan, iikot lang natin din, ikot, dalhin natin sa pilot, ito. Banda dito yung pilot, ayan, banda doon. Papalik siya dito, clockwise siya, pilot, nakatapat doon. Tapos hold natin ng mga about 30 seconds. Tapos sindihan natin ito. Ito yung ginamit kong panindi. Ito, yan. Mukhang mainit, dapat ata hindi siya dyan. So yan ang ginamit kong panindi. So diin, hold ng 30 seconds, diin. Tapos sindihan natin yung pilot, ayan nag-apoy. Tapos nakatiin siya, no? Pilot, let's say na sindihan na natin. Naka-press pa rin siya. Up natin ng kaunti, tapos slowly turn on to, i-turn on natin, nakatapat sa dito. Dapat dito nakatapat. May sulat naman yan, na nandyan yung on. So, ayan. Tapos yun, guys. Awa ng Diyos. Okay na. So, kahapon, yung pumunta dito, ito yung pinalitan. Ito. Ayan yung gauges. Ayan yung gauges, nagdidetect ng kung let's say sa thermostat nag-set tayo ng 60 or 70. Ayan, ayan yung nagdidetect. So kung napawasan na let's say na sinet ko siya ng 70, pag na bumaba siya ng 70, ma-detect nitong gauges na yan para mag-kick in siya. Ayan, mag-kick in yan yung apoy na yan. So ngayon kay wala siyang apoy, hindi siya nakakita nyo yan yung mga burner, isa, dalawa, tatlo, hindi siya nag-kick in dahil ibig sabihin dahil trinay ko ginawa kong 70, kaya hindi siya nag-kick in dahil na-reach na niya yung 70 na heat na gusto kong sa thermostat sa taas. So naghinto na siya. So pag bumaba yung 70 na nakasit na yon,
Automatic pag kick-in yung mga burner na yan, mag-aapoy na yan guys, yan mag-aapoy yan. Tapos kukuhanin na naman niya yung nung 70, yon yung maka yung maximum na sinet ko na 70. Yon. Pabalik-balik lang sa ganun lang siya yung cycle niya. Yan, yan. Kita niyo yan guys, kanina ang lakas ng apoy. So okay na. Tinawagan ko pa naman kanina guys, ng umaga tinawagan ko pa naman yung ano yung nag-ayos ng furnace, sabi ko. Ano chicken natin ulit. Chicken mo ulit kasi parang pumalya. Sabi niya kasi nung napalitan niya yung gates na sinabi ko yung tinuro ko sa inyo na kung ano yung pinalitan. Sabi niya kasi antabayanan mo kung yung pan niya nagkukusa, nag-auto stop siya kasi dapat yung pan na yan maya-maya hinto siya like about 25 minutes magraran yung pan. Tapos dapat after 25 minutes stop siya. Ngayon kung kinukuha na naman niya yung gusto niyang init sa thermostat, saka na naman siya magki-kick in yung pan na yan. Yun yung nagpapagapang yan. Kita niyo yan guys, yung mga ventilation diyan. Yun yung nagpapagapang. So, yun guys. Ngayon okay na. Sabi ko kasi sa kahapon yung pupunta dito. Sabi ko, I will try again na kung ano yung ginawa mo, kung ano yung nakita ko sa iyo, paano mo siya in-start. I-re-restart ko pa ako ngayon, kinabukasan. Ngayon, tapos ito nga, re-restart ko na siya. So far, okay naman siya. Ayan, guys. So, okay na. So, sa taas, babalik lang ako sa taas para i-adjust, i-reduce ko yung nakaset kasi naka 70 siya, so gagawin ko siyang 60 ngayon. Yon, aakit ako doon. Ventilation yan. Yan, ito yung furnace sa yan. Ito naman yung heater. Yan. Yan, yung heater yan. Yan. Medyo pa yan bago. So itong furnace may kalumaan na. So ayan, yan kita niyo yan. Ang ventilation yan. Paakyat sa taas yan. Kita niyo yan, guys, yan. Okay, yun lang. At least napakita ko na sa inyo kung paano mag-start ng furnace, paano i-fire up. Pero ang pinaka-importante bago nyo i-fire up to, make sure na naka-turn off yung thermostat sa taas. So bago ko siya pinar up kanina, I make sure na nakasarado yung thermostat muna. Tapos ngayon naakit na ako dun guys. Okay. Ayan, medyo dito sa sa baba namin, ayan. Ayan, may mga medyo madumi. Ayan, may simento, ayan, kita nyo naman. So guys, ibabalik ko lang yung takip. Ito. Ayan, bali ito kasi yung takip niya, ayan, para makita nyo. Ito yung ating takip. Ayan. Kita yung insulation, no? Wala tayong mapaglagi. Kapit ka, kapit. Saglit lang ito. Gusto ko lang ipakita yung takip. Makita ko lang yung takip. Ayan, babalik ko na. Tatakpan ko na yung furnace. Okay na. At least na alam ko na. Nag-work na siya. Okay naman na. Yan, sarado na. Problem solved na tayo. Yan, nakuha ko na. So, restart lang pala siya. Tapos kaunting kalikot sa thermostat. So nag-work na siya. Yun. Sobrang init guys, oh. Init 'to. Oh. Okay, tapos na guys.